Ngunit meron din di kasi nang yan, di ba? Bakit nga ba kayo lupit ng mundo? Kahit isigaw namin ang aming hini, wala pa rin nakaririnig. Subalit ang magagawa lang natin ay intindihin at tunawain ng ganitong uri ng pamumuhay, bagkus mahirap pa rin sa ating kalooban. Pilit man nating baguhin ito, wala pa rin tayong magagawa. May magagawa ba talaga tayo? O sadyang wala ng pag-asa? Ito ang pagkilati sa mga mukha ng kahirapan. Narito kami ngayon sa Basilica upang saksihan ang unang mukha ng kahirapan. Narito ang mga batang pilit na naghahabol sa mga gustong magsimba ngunit ayaw naman bumili ng kandila. Sa mga murang edad nila, napipilitan na sila magtrabaho upang magkaroon ng pang-araw-araw na pagkain. Nakikita namin sa kanila ang bakas ng kahirapan. Kahit sila ay nagsasaya ngayon, bakas pa rin sa kanila ang mukha ng kahirapan. Nandito kami sa Basilica. Punta kami ngayon sa karangayan upang masaksihan ang pangalaman mukha ng kahirapan. Yan, post na yan. Tama yan. Napakita dapat yan. Napapansin kong mabaho dito. Siguro nagtitiis ang mga tao dito sa baho. Alam niyo na. Patingin ko nga. Sa ulan ngayon, at sa amin, sigurado, makagtangan na ako. Di ba sila nagkakasakit? Ang dami lang ako dito. Kawawa naman sila, no? Oo naman. Hindi naman. Hindi naman nagkakasura. Nagtitiis upang kumita. Nakita mo ba sila? Di man lang nila inisip kung magkakasakit sila o hindi, no? Siguro naisip din nila, kaso nga lang wala silang magagawa. Mas mahal ang bayad sa hospital. Kaya sakitan nila. Ngayon, kasama namin itong mga batang ito. Masadyang nagtitiis sa ganito klase ng pamumuhay. Malalaman yatang sinong gustong ipagmalaking ganito klase ng pamumuhay. Kahit sino naman yata gustong makaangat. Kaya siguro ayaw nilang magpa-interview dahil ay nahihiya sila. Iyo. Iyo po. Kala niyo ba gabi na? Actually, sa orasan ko, 3:18 pa lang. Pero mukha nang gabi din sa supermarket. Pero ang nakita namin mukha ng kahirapan sa supermarket na ito ay kahit, alam niyo yun, kahit napakalitig, kahit walang kuryente, ay nagtatrabaho pa rin ang mga tao. Kahit konti lang ang mga dumadaan na tao at konti lang ang namimili dahil nga brown out, porsigido pa rin silang magbinta. Bakit kaya ganun? Ganun na ba kahirap ang buhay ngayon? Pagsubli pala, mahirap na. Pwede kayong madaya. Tingnan nyo! Mga paninda nila para hindi nababawasan. Manang, pwede pa kayo ma-interview. Good afternoon po. Tatanong lang po namin kung bakit kayo nagtitinda kahit maliit. Kasi... Tiyaga rin kami. Madilim para... Sa kahit ang student na po, maraming nag-alala. Lalakad-lakad ay baka nagpipili.
Siyempre, babas sa'yo, no? Kahit naman din eh. Gano'n po kadalas mag-brown out diba sa supermarket? Kanina, ano? Mag-brown out. Ah, ibig sabihin niyo po ilang beses nag-brown out? Hindi naman. Ah, paminsan-minsan lang. Pero po kapag po brown out, mahirap ang benta. Mahirap po. Salamat po, Mala. Salamat po. Tapos na! Uy, nagkakuryente na! Tamang-tama, pagkatapos ng interview nila, B-Boy, nagkakuryente na sa wakas. Pupunta na kami sa LCC. Uy, teka lang. Nandito na kami ngayon sa LCC upang magpahinga kahit sandali kasi pagod na talaga kami. Akala ko, pupunta kami sa LCC, wala na kami makikita mukha ng kahirapan. Pero naalala ko, may mga bata pala talaga na nalang sa LCC. Yung mga nag-inimos, tapos yung pinus nila, talagang may specific na amount ng pera na, di ba dati, kahit ano pwedeng ibigay. Ngayon, kahit ano ang ibigay mo, pwede siguro magagaling sila, buklang piso, di ba? Tama. Naalala ko pa nga dati, nung nasa loob kami ng kotse, tapos may humingi ng piso, pabili ro ng tinapay. Nagtaka nga ako bakit piso yung hinihingi eh. Kaso lang, dahil napilitan na rin kami, kaya ayan, binigyan na lang namin. Ayan nga sila, tinan nyo sila. Baka sa kanila ang kahirapan. Kahit sila ay nagsasaya. Kahit alam mo nila mo ngayon, masaya sila. Pero sa tingin ko sa loob. Naniniwala ako. Sige. Ayan, ayan na siguro. Sige na. Pumasok kami sa LCC. Bye-bye. Bye-bye. Pahalis na kami sa LCC pagkatapos namin mag-konting magpahinga. So, gusto namin pakita rin ang isa pang mukha ng kahirapan. Sa ano, parang makikita nyo ang kahirapan ng isang tao. Lalo na't kung ang pinagtinitirahan nila ay sadyang kahigit para sa isang malaking pamilya. Katulad lamang ng mga ito. Diba? Kahit ano naman niya, tama maniniwala sa akin. Kasi diyan tayo ligit ang ganitong mga bahay para sa mga malalaki pamilya. Sa ngayon, papunta na kami sa Melody Bars. Pipilitin namin makapasok kung papayagan kami kung anong klaseng pamumuhay naman ang parang pinalalagyan ng mga... Magdalena. Basta sila yun. Alam nyo? Magdalena. Magdalena daw. Ah, nandito na kami ngayon sa Berlin. Magagaling pa yun namin sa LCC at hindi lang pagod na kami. Ayan, may merienda pa kami binili, oh. Sa totoo lang, baka pamilyar kayo dito sa lugar nito. Natingin nga, pamilyar kayo. Kasi sa pangalan pa rin ng Berlin, hindi lang may papasok ng LCC, di ba? At di ba parang pamilyar kayo sa Melody Behind Sounds ba yun? Ayan, nakita nyo na. So tingin ko yan ang pinaka-problema ngayon ng lungsod natin eh. Hindi matapos-tapos ang prostitusyon. Sa palagay ko, magiging Manila rin itong Naga. Kasi sa sitwasyon, parang nakapagawa. Patingin ko nga, parang hindi na talaga matapos-tapos ito eh. Ang dami na mga babae naghihirap at nagbibenta na kasi ng mga katawan para lang kumita ng pera. Alam nyo, may mga babae rin namang hindi naman talaga pokpok pero nagsusuot ng ganyan. Sa tingin nyo ba nahihirapan sila? Kahit naman hindi sila nagpapakapokpok, nahihirapan sila dahil pinagkakaman sila yung pokpok, di ba? Siyempre may discrimination na rin kasi pag nakita yung ganito na parang ang prostitute. Siyempre parang titingin yung mga tao sa'yo na parang ano ka, pokpok ka nga. Siyempre discrimination ka na kaya... Medyo hindi lang mahirap na rin yung buhay na gano'n na parang hindi ka mabubuhay na mag-use of life kasi maraming tao pag nag-discriminate sa'yo. Tama. Binili ba nila yung trabaho? Hindi, sa tingin ko hindi nila binili kasi lang wala silang choice. Kaya kumbaga kahit ayaw naman nilang gawin, napipilitan sila. Kaya yun sa tingin ko ang ano, irony doon kasi kahit hindi naman nila gusto gawin, ginagawa nila. Kaya sila naghihirap. Kaya sa tingin namin, kaya siya mukha nakahirapan. Kung magapag trato ng mga tao, parang sila pinuhay. Oh, katulad din lang yun na may mga batang ayaw naman mamuhay sa ganung pamumuhay, pero wala silang choice, di ba? So parang yun na lang yun. Yun yung kababag sa kanila.
Tama. Pwede ba para sila mga baboy na binibenta sa palengke? Binibili lang yung mga laman nila para kainin. Kumbaga parang yun yung ginawa ng prostitute. Kumbaga parang pinapatay na rin ang kanilang pagkatawa, kanilang dignity, di ba? O, dignidad, kumbaga sa Tagalog. Kaya sabihin ko, isa rin sa pinakamalaking kahirapan para sa pili ng isang babae o ng isang taong nabibenta ng kanilang laman. Kaya sa tingin ko, ayan na yan, kumpleto ng aming mga mukha ng kahirapan. Yan, nakita niyo na ang aming mukha ng kahirapan. Kita ko sa mga kasamahan ko, nahirapan sila. Umanap, ngunit, tingnan mo, kahit saan, may kahirapan. Ako si Dong Abengosa. Ako, napansin ko nga, napakahirap talaga maghanap ng mukha ng kahirapan. Pero kahit saan, matatagpan mo talaga sila eh. Mapapunta ka man sa sentro, sa Balatas, kung saan-saan, nandun sila. Kahit sa simbahan pa nga eh. Doon ko nalaman na talaga maswerte pala kami kasi nagkaroon kami ng ganitong buhay. Nakita niyo, may video camera pa kami para makita yung mga mukha ng kahirapan. Kaya sa tingin mo, talaga napakaswerte namin mga ano mga taong ganito kasi maganda ang buhay namin. Ako nga pala si Mike Beleno. Ah, sa nangyaring ito, sa buong araw na paghahanap, naisip ko na swerte talaga ako. Ito po si Mark Sandal. Kung ating pagmamasdan at ating ipakumpara ang ating buhay sa mga batang nakita natin doon sa video, paparad pa rin ako dahil may mga magulang pa rin na sumusuporta sa akin at nagpag-aasa. Ako nga po pala si Mel. Sa lahat ng aking nakita, masasabi ko punong-puno ng mukha ng kahirapan ang mundo natin na dapat lang bigyan basin. Kaya nasabi ko, maswerte talaga ako dahil isa ako sa binigyan ng Diyos ng magandang buhay na di ko naranasan yung naranasan na nakita. Ako po si Paul Aston. Kaya po tayo huwag mawala ng pag-asa at tayo po'y magpatuloy magtulong-tulungan sa isa't isa nang sa ganun kaginawa ay makangit at nang ganun ay may kapayapaan sa daigdig. Ito nga po si Don Dagba. Pagkatapos ng aming naging paglalakbay, parang na-realize ko ang importansya ng isang tao sa akin. Na lahat ng tao sa mundong ito ay merong isang role na gagampanan. Na hindi porket pinanganak kang mayaman, ay mayaman ka na talaga at wala ka ng pakialam sa mga mahihirap. At hindi na ba porket mahirap ka na, may magpapakahirap ka pa rin. Pero kahit mahirap ka, wala ka talaga magagawa hanggang walang tutulong sa'yo. Pero higit sa lahat, kailangan gumawa ka ng isang akbang na ikaw mismo ang makakagawa para makatulong sa sarili. Ito po si Biboy Kalina. Napakalaki ng naitulong ng proyekto dito sa amin. Nalalo itong napalaki ang aming paniniwala o kaalaman kung ano ba talaga nangyayari sa ating panahon ngayon. Makakatulong talaga ito upang pukawin man lamang ang isip ng ibang mga tao na sadyang talagang hirap na tayo. Ako po si Ryan Abin Romercado. Sana po'y marami kaming natulungan sa ginawa namin ito. At ito ang Mukha ng Kahirapan! Woo!